What's up, say nama ka Yolo, and welcome to Civil Engineering. You wanna know? So today, ngayong araw, ay hindi ko na po patatagalin. Ituturuan ko na po kayo agad kung paano po mag-estimate ng staging and scaffolding sa ating mga gagawin structure project sa ating construction site. Okay, let's go! So ngayon po guys ay dumako na po tayo sa ating problem, which is the estimating, scaffolding, and staging. So, una po sa lahat ay papakita ko po sa inyo itong table na ating gagamitin. Dito po tayo magbabasa kung gaano karaming quantity of lumber for scaffolding or staging ang ating gagamitin para sa column, beam, at flooring. At nandito rin nakalagay ang lumber at ang size nito na 2 inch by 3 inch, and then 2 inch by 4 inch. At nakalagay din dito ang vertical, horizontal, brace, and then ang vertical and horizontal ng beam, and itong board feet per square meter. So, magbibigay po tayo ngayon ng application problem para po magamit natin itong table na ito. So, ito po ang ating problem. A concrete building has 9 columns with a height of 5 meters. Determine the required scaffolding under specifications, 2 inch by 3 inch vertical support, and 2 inch by 2 inch horizontal and diagonal braces. So, 9 columns daw po at meron po siyang height na 5 meters. So, ito po ang kanyang structure. Ayan po. Makikita po natin. Ang ginamit po natin dito ang application ay ang Google SketchUp. Ayan po. So, yan pong structure natin. So, next po natin. Ito po, pinapakita po ang top view ng ating structure na meron po siyang 5 meters dito po sa taas at 5 meters din po ang kanilang distance. And dito naman po sa side natin ay 5.5 meters at dito rin po sa baba 5.5 meters. And then, ito po ang ating 9 columns. Ito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And then, ito naman po ang ating floor. Ito po, apat po siya dito. 1, 2, 3, 4. So, next na po natin. So, una po natin gagawin ay hahanapin po natin ang scaffolding for our column. So, ayan po. So, para po natin makuha yan ay una ay kukunin natin ang total length of the column. So, ano po ba ang total length of the column? So, ang given po natin kanina ay meron po tayong 5 meters na height ng ating column. So, bibilangin po natin siya dahil siya po ay 9 columns. So, mumultiply lang po natin 5 meters times 9 na columns, siya po ay 45 meters. So, next po natin, to get the vertical support, refer on the table. So, ito pong table na kanina pinakita ko. Nandito po siya ngayon. Pinakita ko rin po siya sa screen para makita nyo po. So, using 2 inch by 3 inch lumber, so, column po tayo, diba? So, ito pong column. Tapos, vertical support daw, dito. Ang gagamitin daw natin ay 2 inch by 3 inch lumber. So, 7. So, ang gagawin po natin ay imumultiply po natin ang total length dito po sa nakuha natin na 7. So, yan po. 45 meters times 7 is equal to 315 board feet 2 inch by 3 inch lumber. Next naman natin, to get the horizontal support, refer on the table using 2 inch by 2 inch lumber. So, horizontal support daw ng column. So, column, then horizontal support, and then, sabi ay 2 inch by 2 inch. So, ito siya. So, 21 po. Imumultiply po natin ng total length sa 21. Kaya po, 45 meters times 21 is equals to 945 board foot, 2 inch by 2 inch lumber. And for diagonal braces, refer ulit tayo dito sa table,
at using the 2-inch by 2-inch lumber. So brace, column, tapos brace, 2-inch by 2-inch. So 11.70. Ay i-multiply po natin 45 times 11.70. So makakakuha tayo ng 526.5 board foot 2-inch by 2-inch lumber. So tapos na po tayo sa scaffolding for columns. Next naman po natin ay sa beam naman po. So ayan po, scaffolding for beams. So get the total length of the beam. So asan po ba yung mga beam natin? Diba ito po, 5 meters, 5 meters, 5.5 meters, 5.5. Bali ito po siya. Ayan mga yan. So kung gagawin po natin 5 times 6, ito po siya, 5 meters, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kaya manultiply po siya sa 6. And then 5.5 times 6 kasi po, ito po siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya yan po, ang sagot po dyan ay 63 meters. Then next po natin, to get the vertical support, refer ulit tayo dito sa table. So vertical support, beam, then vertical, and sabi 2-inch by 3-inch lumber. So 2-inch by 3-inch, bali sa 6 po natin i-multiply ang 63 meters. So 63 meters times 6 is equals to 378 board foot 2-inch by 3-inch lumber. So next po natin ay horizontal support. So beam, horizontal, at ang kailangan po natin ay 2-inch by 2-inch lumber. So dito po ang 2-inch by 2-inch, and then 4.70 po. So sa 4.70 po natin i-multiply ang 63 meters. Ayan. So makukuha po natin dyan ay 296.1 board foot 2-inch by 2-inch lumber. And then pagkatapos po natin dyan sa ating beam, kukunin naman po natin ang scaffolding for concrete slab. Paano po ba natin makukuha sa concrete slab? So una po, kukunin po natin ang area of the concrete slab. So paano ba makuha ang area ng concrete slab? So ito po siya, yung slab po, siya po yung sahig natin. So ito po ay 5 meters by 5.5. So dahil apat po siya, ito po siya 1, 2, 3, 4. I-multiply po natin siya sa 4. So 5 meters times 5.5 times 4 units is equal to 110 square meter. So next, after po natin makuha ang area, magre-refer ulit tayo sa table. So flooring naman po tayo dahil sa sahig po siya. So gamitin daw ang 2-inch by 3-inch support. Ito po. So 9.10. So i-multiply po natin sa 9.10 itong area, which is ang magiging sagot po ay 1001 board foot 2-inch by 3-inch. Medyo nagkamali lang po tayo dito. Typographical error lang po itong BF na ito. Pero board foot po yan. Okay? And then, next naman po natin sa floor slab naman. So, kukunin din po natin ang floor area niya. So, parehas lang po siya sa pagkuha dito sa ating concrete slab. And then, didivide po natin siya sa 2.88. Effective covering of one plywood. So, itong 2.88, paano po, bakit po yan ang ginamit? Ay, panoorin niyo po ang ating previous videos about po sa mga plywood at in-explain ko po doon kung paano po lubabas itong 2.88 na yan. So, ilalagay ko po sa description box ang video na yan. Then, yan na po, i-divide po natin sa 2.88 ang 110 square meter. So, makakuha po natin ay 38.19 or 39 pieces of 4 feet by 4, 8 feet marine plywood. So, sa summary of the materials, sa columns natin, ito na po yung mga gagamitin natin materials para po dun sa structure na pinakita ko po kanina. So, sa columns, meron tayong 315 board foot 2-inch by 3-inch, and then 1,471.5 board foot 2-inch by 2-inch. Then, for beams, meron po tayong 378 board foot 2-inch by 3-inch, 296.1 board foot 2-inch by 2-inch. First slab naman po, 1,001 board foot 2-inch by 3-inch. And sa floor slab form ay 39 pieces of 4 feet by 8 feet marine plywood.
So, ganun lang po kadali mag-estimate ng scaffolding para po sa ating mga structure. Okay, back to the video. At bago ko nga po pala tapusin itong video na to, ay gusto ko lang pong i-shoutout at ipakilala po sa inyo itong mga business po na mga kakilala ko. At baka sakali man magustuhan po kayo sa kanilang mga binibenta. So, ito po, unang-una po, ito, kung naghahanap po kayo ng mga jacket, mga pambabae man o panlalaki, o mga windbreaker, ay try nyo pong i-visit itong FB page po nila. Nagda-live po yan. Itong Achilles Online Shop. Nagda-livestream po sila tuwing gabi po. Nagbebenta po sila mga mura-mura po at mga quality po yung mga binibenta po nila, lalo na po yung mga jacket. Okay? At kung mahilig naman po kayo sa mga kainan, lalong-lalo na po sa mga tapsihan, mga bulaluhan, dito lang po, i-visit nyo lang po itong FB page na to. Ito pong Emiliano's Tapsihan and Bulaluhan. Diyan po yan sa may bagong silang. I-visit nyo po itong kanilang FB page. Okay? And yun lamang po ang ating mga shoutout ngayon. Sa susunod ko pong video, i-shoutout ko naman po iba pa pong mga business or mga pinagkakakitaan ng ating mga kaibigan para naman po makatulong po tayo maipalaganap yung kanilang mga business at malay po natin may ibang magkagustong bumili. So, maganda po ito. Tulong na rin po natin ito sa kanila. And yun lang po. So, ayun na lang po muna ang ating topic ngayon. And kung meron po kayong mga kamag-anak or kaibigan na nag-aaral ng BS Civil Engineering, ay huwag po kayong mayang i-share ang ating video dahil malaking tulong po ito para po sa kanilang pag-aaral. And magiging malaking advantage po ito para po sa kanila. And also, huwag din nyo pong kalimutan na i-like and i-subscribe ang ating YouTube channel. And also, pakihit na rin po ang ating notification bell button para po maging updated po kayo sa aking mga bagong labas na video. Okay, so hanggang sa susunod na kabanata, mga kayo yung Civil Engineering, you wanna know, signing off!